Pakisabi nga sa katabi mo, Happy New Year. Happy New Year. Tanong mo nga, nagpago ka na ba? Maganda po kasi isipin natin ang pagbabago. Kasi huwag natin isipin na magbabago tayo kasi nagbago yung taon. Hindi ko, madadagdagan lang tayo ng edad. Yun lang ang mangyayari. Pero kung hindi mo inisip at hindi ka nagsanay na magbago, hindi tayo makakapagbago. Kailangan sanayin natin ang sarili natin. So, sa ating kong series ng ating mensahe sa buwang ito ay pag-uusapan natin ang training and equipping in the Bible. Ano ba ang ibig sabihin ng training? Ang training ay, it's an action to teach whatever you want others to do. It's an action. Action ho ito ng pagtuturo, hindi sa salita. Hindi katulad sa classroom kung daldal ng teacher, sinasabi niya kung anong gagawin. Sinasabi niya kung anong gusto mong pagawa sa inyo. No. When you train somebody, the person who is training is the first one who's doing what he wants to train other people. Yan po yung training. It's like, I cannot train you how to pray kung hindi ako nagpe-pray. Okay? Hindi ko kayo pwedeng i-train mag-cell group kung hindi ako nagsi-cell group. Hindi ko rin kayo pwedeng i-train na tuwing linggo, naririto kayo. Dahil tuwing linggo, wala rin ako rito. So kung ano yung isinasabuhay ko, kung ikaw na lang kaya, hawakan mo na lang kaya. Yan. Hawakan. Tumayo mo na lang kaya rito. Grabe na yan, ha? Bagong taon na, kailangan bago ni atrate natin. So, ano man yung nais nyo itrain, mga magulang, itrain yung mga anak nyo, gawin nyo muna. Mas madali ho kasi yung nakikita nila yung action kaysa sinasabi lang. Kasi pag sinasabi, madaling makalimutan. Kahit yung may mga edad na sinabi mo ngayon, pagkatapos ng 2 minuto, nakalimutan na. Tama? Pag sinabi sa inyo, may pinapagawa sa inyo, kadalasan, doesn't get done. Kasi nakakalimutan niya yung sinabi. Pero pag nakikita nyo lagi, madali siyang tandaan, madaling gayahin. Kaya nga ho, click yung mga advertisement sa TV. May tunog na nakikita pa. Kaya paulit-ulit ang advertisement. And when it comes to training, mainam din ho yung paulit-ulit na ginagawa. That's why, for us who believe in God, for us who are children of God, maganda ho yung sinasanay natin na every week may cell group tayo, every week nandito tayo, sinasanay natin yung sarili natin. With what? Dumating sa oras, maging faithful, kasi nag-commit tayo, o, pagdating ng ganitong oras, nasa cell group ako. Pagdating ng ganitong oras, nasa church ako. Kasi alam ko, may service tayo. Alam mo yung kapakinabangan, hindi naman po sa akin. Sa inyo lahat. Sa inyo lahat. The reason why I'm throwing this to you, because natutunan ko na to. Nung ako po ay nagtatrabaho pa bilang mga awit, kami po ay naturuan ng aming manager na kung meron kaming tugtog ng alas 8 ng gabi, alas 7 pa lang ng gabi, nandun na kami sa tugtugtugan namin. Pinapakiramdaman namin kung anong lugar, kung anong pwede namin gawin, tinitingnan namin kung anong klase ng mga tao. That was our training. Kailangan isang oras bago kami kumanta, nandun na kami sa kakantahan namin. So hanggang naging pastor na ako, nadala ko pa rin yun. Most of the time, pag meron mga handaan, kasal, like, yes, yesterday ba yun, Roland? Nung Biyernes, nagpunta ako kami ni Roland, purihin ng Panginoon, after 8 years, marunong na ako mag-drive si Roland, pinag-drive ko niya ako. Dati kasi nung mga 18, 19, 20 pa lang yan, lagi ko siyang kasama, tapos may biglang nagpahinga ngayon, kasama ko sa ulit. May nangyari naman po. Nakapag-training siya sa pagdadrive. At ngayon, napapag-drive na ako. Ngayon, gusto niyo kayo pag-drive, mag-training din kayo. Okay? Makita niyo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng inyong pastor. Mainam po, maganda po yun. Kasi I was also trained by Pastor Mark Aykan. Sinasama niya ako sa lahat ng gusto niyang puntahan. So, nagpunta nga kami sa isang kasalan. At siguro, ang kasal po ay alas 9 ng umaga. Ano oras tayo dumating doon? 7:30, nandun lang po kami sa kasal. Kasi layo eh, Santa Cruz na doon. So alas 5 kami umalis dito. Ano sinasabi ko? We have to train ourselves
to go ahead before of time. Madalas tayo photo finish. Alam niyo yung photo finish? Pag ang tangka mo sa buhay, photo finish lang, malamang kapusin ka. Kailangan lagi kang nakahanda. Ano man ang may aperya. That's why dito, hinihilingan ko lahat ng P12. Wala pa akong P12 sa March pa lang eh. 8:30 nandito na kayo. Diba? Yan ang hiling ko. Kahit sa cell group ko, sanayin nyo na yung sarili nyo, 8:30 nandito na kayo. Kasi darating yung panahon, kayo naman na mag-lead. Huwag nyo hintayin maging leader kayo bago kayo gumawa at i-train ang sarili nyo na gumawa ng tama at matuwid. Ngayon pa lang, simulan nyo na. Ngayon pa lang, maging leader na kayo. Hindi yan yung sinabi ko, leader ka na. Hindi. Ikaw ang magtatakda sa sarili mo kung kailan mo gusto maging leader. And it starts with training. It starts with your action. Because action, most of the time, not all the time, speaks louder than words. Kilala nyo ba si Ip Man? Ip Man. Kilala nyo? Makilala mo si Ip Man? Hindi mo kilala si Ip Man. Si Bruce Lee, kilala nyo? Okay. Sikat ba si Bruce Lee? Ano nagpasikat kay Bruce Lee? Hindi karate. Japanese yung karate. Tiny si Bruce Lee. Ano ang nagpasikat kay Bruce Lee? Kung Fu. Anong klaseng Kung Fu? Wing Chun. Pagkatapos nag-invento siya ng kanya. Jiu-Jitsu. Jeet Kune Do. Okay. Pero ang nagpasikat kay Bruce Lee, alam niyo ba ano? Yung training niya. Hindi sisikat si Bruce Lee kung di siya nagpa-train kay Ip Man. Kung basta karate, aikido, taekwondo, hindi ka sisikat. You have to be trained. Ay, marunong ako mag-taekwondo. You have to be trained. You have to be trained to be competitive. You have to be trained to be excellent. You have to be trained to be good in anything that you're good at. Kahit magaling kang tumugtog ng gitara, kung di mo tin-train ang sarili mo, hindi ka gagaling hanggang dyan pa na lang. Kahit anong galing meron kayo sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay, kung hindi mo dinagdagan at nag-train ka, hindi ka aangat sa buhay. Dahil yan ho ang tangka ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga ho, pag ginagamit niyang instrumento ng katwiran niya ang isang tao, kinukuha niya sa isang lugar, tinetrain niya bago makarating doon sa pangako niya. Ganyan ho si Lord eh. Sasabihin niya, ito yung mangyayari sa'yo. Pupunin kita dito. Pero hindi niya sasabihin ko anong training. Sasabihin niya habang nagte-training nga. Minsan tayo, gusto natin, alam natin lahat agad. Hindi. Hindi ganun si Lord. Ang gusto niya, magtiwala tayo sa Kanya. And that's the training. Minsan na nakikita lang natin yung pangako, nakikita lang natin yung kahahantungan. Pero hindi natin na, naiintindihan, hindi natin na unawaan that when we go through training, nanalo na tayo. Nagtagumpay na the training itself is life. Tinrain niya si Abraham. Pinaalis, iniwan ng pamilya, sinama ang asawa, at pamangkin, pinapunta sa lugar na itinuro sa kanya ng Panginoon. Pero hindi itinuro ng Panginoon kung saan. O ito, dito ka dadaan. Diba tayo, pag may pupuntaan tayo, ginugugil natin. Hindi, habang naglalakad si Abraham, habang naglalakbay siya, tinitrain siya ni Lord na magtiwala sa kanya dito. O pag huminto muna kayo nandito. Si Moises, ganun din. Si David, ganun din. Alam mo, kahit si Jesus, nung nandito siya sa lupa, nagtiwala siya sa kanyang ama. Sinasabi niya kung anong sinasabi ng Panginoon, kung anong napapakinggan niya, yun ang kanyang sinasabi. Kung anong ginagawa, na nakikita niya ginagawa ng kanyang ama, yun din naman ang kanyang ginagawa. Sino ang gusto mag-training dito? That's one of my goals this year, to train you. Kahapon, kausap ko yung isang ninong ko. And it's very good when it comes to, hindi ko alam lahat yun. So I want to be surrounded with good men, excellent men, who can train. I can train you in some other things, but yung hindi ko na master, I will ask some friends, I will ask
doon sa mga nauna sa akin. Kilala nyo si Pastor Romel Banat. He's very good in teaching what the Bible is. He's very good in teaching what counseling is. So by this summer, I'm asking him to teach some of us and train some of us when it comes to the Bible and when it comes to counseling. Isa ho, mahalaga ho yung counseling. Yung pakikirama, yung pagsasabi, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ating sitwasyon. But, may mga bagay po akong gustong isaalang-alang nyo when you go to training. Nga ano, sino gusto mag-training? Sigurado ba kayo? Hahanapin ko kayo sa araw ng training. Training demands. Alam niyo yung demands? Demands sacrifice. Training demands sacrifice. Kailangan mag-sacrifice. Kung gusto mo mag-training, kailangan mo mag-sacrifice. Anong unang sacrifice? Kahit may ginagawa ka, kahit hindi mo gusto, gagawin mo. Marami po sa ating mga tao, ayaw nang masasalin kung ano yung alam natin. Kung ano yung natutunan na natin. Pero isipin nyo, isipin natin, yung bang alam natin, nakakatugon pa sa pangangailangan sa ngayon? Tulad ng libro, ang libro nagiging obsolete din eh. Hindi na akma sa panahon. Yung bang natutunan natin ngayon, patungkol sa pamumuhay, akma pa rin sa sitwasyon natin ngayon. Baka kailangan na natin mag-train ulit. When it comes to training of righteousness, panghabang panahon yan. But there are things we have to be trained at para maging matagumpay tayo. Ako, nag-train ako mag-drive when I was... Ay, actually, ang nag-train sa akin mag-drive yung tatay ko. Habang nag-drive sa sinasabi niya sa akin, itong clutch, itong brake, pagbiligo pa, ganyan. Kaya pagkasama ko si Roland, sino bang kasama ko mag-drive, at nandun lang siya sa tabi ko, tinuturuan ko sila. Ganun din ang sinasabi ko. Daddy ko rin nag-train sa akin kung saan dadahan. Marami akong alam na daan na pasikot-sikot kasi tinuruan ako ng tatay ko. I was trained by him. Maganda ho yung main trainer. Why? Nasusubok dyan kung gaano ba gano'n ka seryoso. Kasi nga may sakripisyo. Sakripisyo yung makinig sa ibang tao doon sa alam ng ibang tao. Sakripisyo. Kasi you have to die to yourself at tanggapin mo. Lalong-lalong na pag may sinasabi siya patungkol sa'yo. Kadalasan mo sa atin, ayaw nating masasaling yung ating ego. Tama ba? Mga lalaki, ayaw nating masasaling ang ating ego. Ganito ako. Ganito ako eh. Pero alam nyo, the only way to go is to change. If you don't want to change, you will just stay where you are. Kung ayaw nyo magbago, mananatili na lang kayo dyan sa lugar nyo. But if you train yourself, allow yourself to be trained and sacrifice. To sacrifice is to get out of our comfort zone. Komportable ka na ba sa pamumuhay mo ngayon? Kumakain ka 3 beses isang araw. Sino kumakain dito 3 beses isang araw? Apat. Meron? 5. 5. Hindi nyo ah. 6. Kaya pala. Well, sometimes you have to give up 1 or 2. What if the training talks about training in fasting? Fasting means you do not eat. Di ba? It talks for the training. Ano pa iba? Beyond your personal life. Minsan, masasaling yung personal life natin. May panahon talaga kami mag-asawa gusto. That's why we declared Saturday as our day off. Sa karaniwang pastor, ang day off nila ay Monday. Ang day off ko po ay Saturday. Kasi nagtatrabaho ko ng Monday to Friday. Linggo, para sa akin trabaho din doon. Diba? I get out of my comfort zone. I get out. Sana pag-ising ko, mag-date na lang kami ni Ate Joanne. Wala na ako iisip kayo. We'll go to Sumar, go to Kainoma, or go to Sagay. Ay, hindi. Itong linggong to, iniisip na namin yung susunod pang linggo. At yung mga susunod pang linggo. That's a sacrifice we have to embrace. Because we love the Lord and we love you. And we have to be trained with regards to that. You have to be trained to get out of your personal life.
beyond our personal responsibilities. May mga responsibilidad din tayo sa bahay. Minsan may cell group tayo, minsan on Sunday we have to be here, and hindi kailangan din tayong gawin sa bahay. But we train ourselves to manage our time so that when it is time to go to our cell group, panahon na para pumunta sa cell group, pumunta sa Sunday, namamanage natin. Kasi kadalasan ito ha, ang dahilan kaya hindi nagsimba ay naglalaba. Tama ba? Magluluto pa. Subukan nga natin, i-train natin sarili natin. I-atras natin konti yung tanghalian natin. Gawin natin alabunan. Karamihan mo sa atin, walang refrigerator. Tama? Tama? Mag-ipong kayo, pagkataas ng service, pumunta kayo sa SM. Dumay kumain, hindi mo alam magluto. We have to train our minds, we have to train ourselves. But training demands sacrifice. And sometimes, it goes beyond our duty. Kung ano yung sa tingin mo, kailangan tuparin mo, it goes beyond that. Lagpas, higit pa, kesa. Second, training requires discipline. Pag may gusto ba kayong marating, tinutulang na talaga yung sarili mo. Do you challenge yourself na kahit anong humadlang, itutuloy nyo? Kung ito ay matuwid. Kasi po, may tatlong kaurian ng tao na kailangan humarap ng challenges. Yan ay ang sundalo, ang atleta, at ang mga farmer o magbubukid. Ano ba yung kinakaharap yung challenge sa buhay nyo? Every day, my challenge is, how can I conquer myself? Paano ko mapapagtakumpayan ang sarili ko? Paano ko matitrain ang sarili ko na huwag nang balikan yung lumang ako? Paano ko matitrain ang sarili ko na makipagniig at makipag-ugnay sa Diyos ng malapitan at malalim? Paano ko ititrain yung sarili ko na mahalin ang asawa ko tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanya? Ang igalang ng aking mga magulang sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Yun ang lagi kong naiisip. At yun din ang gusto kong ipasa sa inyo. Natitrain pa natin ang sarili natin pagdating doon. Pero ano yung maaaring humadlang para maging matagumpay tayo sa ating training? Kailangan alamin na natin, hindi yung pagdating doon, saka pa lang natin haharapin. Hindi, bago mo harapin, alam mo na yung kakaharapin mo, napaghandaan mo na, natrain mo na yung sarili mo para ito ay harapin. Ang sundalo, atleta, at farmers o magbubukid ay merong kinakaharap na hadrang. Siguro sa sundalo yung lakas ng kalaban. Kailangan alamin niya yun. Sabi nga sa Art of War, kung alam mo 50% kung paano ang strategiya ng kaaway mo, napagtagumpayan mo na kalahati ng labanan. Okay, yung mga artillery. Mayroong mga equipment yan eh, pasabog. Gano'ng kalakas yun? Yung manpower nila, kailangan alamin mo. Ngayon naman sa atleta, may regular training. Ilan ho rito nagsabing magja-jogging na ako para pumayat ako? Kasama ako doon. Ilan na nagsabi rito, babawasan ko na yung kanin ko, babawasan ko na yung intake ko ng pork para gumanda ang katawan ko. I know one of you was able to do it because of his job, si David. Kasi nagtrabaho siya sa isang kumpanya, they are required para ma-maintain ang figure. Lahat sila. Sana gusto kong pumasok doon para mapilitan. Di ba? Training demands sacrifice. Nagsakripisyo siya. Tagal kong kasama si David, 17 pa lang yan, kasama ko na yun. Alam ko kung gaano kalakas kumain niya. Pero nung nagtrabaho siya sa kumpanya yun, sabi niya, kuya, hindi na ako kumakain katulad nung pagkain ko dati kasi required na mag-maintain kami ng weight. Pero ang ganda ng katawan niya nun, ha? Pero tumaba man siya, kami siya, sa pa rin ang favorite worship leader. Okay? So, so, kailangan training requires discipline.
If you want to achieve something, needs discipline. Sa ganitong oras, tatakbo ako. Sa ganitong oras, maliligo ako. Sa ganitong oras, ihanda ako na yung damit ko sa trabaho. Magdaragmusal ako. Ganitong oras, maliligo ako, aalis ako. Ganun eh, hindi pwede yung bali todo. Diba? Kino nag-uhulin dito? Nung araw? Wala? Alam niyo yung bali todo? Mostly. Hindi pwede yun. Wala tayong ma-achieve. Wala tayong mararating if we do not discipline our self. That's why sa praise and worship team, ensayo. Ba? Sa dance team natin, may ensayo. Pa ba? Meron pa. Meron pa. Sa theater. Kailangan na ensayo. Kailangan ang magsanay. Ganun din naman, sa atleta, kailangan ng moral support. Nung high school ho kami, tuwing may laro yung aming team, sa Letran, nandun ho kami. It's either Rizal Stadium o sa Rizal Oval, nag-cheer ho kami ho. Because an athlete needs moral support. And I know you also need moral support. That's why we have cell groups who can give you moral support. If you want to start training yourself, your cell group will help you. Sige, kaya mo yan. Sige lang, nandito kami. Yung sinasabi ko ni Aaron kanina, nung bumalik siya galing abroad, isa lang ang desire niya. Gusto kong magpalapit kay Lord. Because the past years that he's been coming back and going abroad, ang nangyayari ko sa kanya ay madalas hindi siya nakakatira siya. But this year, sabi niya, nung distributor niya last Tuesday, sabi niya, papasalamat ako sa Panginoon dahil ito yung pinakamatagal kong stay nang ako ay nagbakasyon at ito rin yung pinakamatagal ko na naglagi sa cell group. How I wish makabalik na siya before March para kasama siya sa aking group. But in my heart, he will always be one of new options. Okay? So, marami yung bagay. Tulad ng farmer, anong kailangan ng farmer? Para makapag-produce ng marami at matatabang bunga ng pananim. Anong unang-unang ang kailangan ng farmer? Matabang lupa. Kailangan niya ng matabang lupa. Tingnan mo nga yung katabi mo kung matabang lupa o matabalang. Okay. Kasi pag matabang lupa, pag nagtahim ka dyan, siguradong tutubo. Diba? Kahit ang salita ng Diyos, naghahanap ka ng matabang lupa. Ibig sabihin, matabang puso na pagtataniman ng salita niya. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Wala ka na yan. Buka bang masagana yan? Yan ang itsura ng pinagpala ng Diyos. Siya ay sisiglan ng pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, naulanan ng sobra yan, kaya ganyan. Naulanan ng sobra. Ngayon, concern pa rin ng isang magbubukid o farmer, ang binhi. Seeds, kahit may matabang lupa at wala ka namang binhi, ano itatanim mo? Concern pa rin niya yung panahon. Alam naman natin na ang panahon ay nakakapekto sa pananim. Diba? And I hope tayo, nananampala tayo sa Panginoon, hindi tayo naapektuhan ng panahon. Pag mainit, mainit tayo sa Panginoon. Pag malamig, malamig tayo sa Panginoon. Huwag ko ganun. Kailangan lagi tayong mainit sa Panginoon. At higit sa lahat ng ito, sa lahat ng training, kailangan ng pera. Kailangan ng sundalo ng pera, kailangan ng athlete ng pera, kailangan ng farmers ng pera. Pero higit sa pera, kailangan ng isang nagtetrain ay discipline. Sa tingin nyo, paano naging magaling na boksingero si Pacquiao? Hindi sa disiplinado. Paano naging magaling na magbilyar si Efren Bata? Kung hindi sa disiplinado. Alam nyo, yan ba yun? January 2, nasa bahay si Kim at saka si Nito. Ay nanonood ako ng YouTube kasi ginagawa nila yung TV namin, ilalagay nila sa ringo. Grabe talaga si Efren Bata. Parang minaster niya yung lamesa ng bilyar. Minsan pag napunta kayo sa YouTube, tingnan nyo,
the greatest shots of Efren Bata. I have never seen such an excellent and disciplined athlete like him. That's why he was known as the magician. And I hope when you allow yourself to be trained, the first thing you learn is discipline. Walang ibang tao makakapag... Ito lang sabihin sa inyo. Walang ibang tao makakapagturo sa inyong disiplina. Kailan. Maaaring ma-encourage kayo at ma-inspire sa disiplina ng iba, pero kayo lang. Kayo ang magdidesisyon kung kayo ang magiging disiplinado. It is your choice. Some of the trainings, other people can train us. Pwede ibang tao mag-train sa atin, pero yung disiplina, kailangan natin ng kooperasyon. Kundi, baliwala lang. Pangatlo, training requires a vision. Ano yung nakikita nyo maliban sa ngayon, sa inyong sarili? Ano yung nakikita nyo pwede kayong maging pagkatapos ng 1 taon, 2 taon? Ano yung nakikita nyo pwede kayong maging? Sige, pumikit kayo. Sipin nyo, ano yung gusto nyo maging? Okay, mangarap kayo ngayon. Ano yung gusto nyo maging? Ano man ang gusto nating maging, kayang gawin ng Panginoon. But we have to cooperate when God trains us. The reason God, why God wants to train us because He wants us to achieve His dreams for us. Ano yung vision ni Lord sa batasan? Gusto ng Panginoong maayos ang batasan. Kaya inaayos niya ang bawat pamilya rito. Ang ama ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ito lang ang napansin ko. Ang isang pamilya mula sa kasadlakan, mula sa kawalan, if the father, kung ang ama, ito lang obserbasyon ko dito sa batasan. Kung ang isang ama, okay, will allow himself to be trained by God in every way, humility, faithfulness, availability, submission, and disability, in 3 years' time, aangat yung buhay. But you have to start somewhere. You have to make a decision in 3 years' time. Kasi nakita ko yan eh. Nakita ko yan sa isang ama. Bakit ama? Kasi pag ama ang nasunod, yun ang disenyo ng Panginoon eh. Lalaki ang namumuna sa pamilya. Pag ang ama nagdesisyon, nahawa yung misis niya, damay lahat ng bata. So yung pagpapala, sabi, yung pagpapala kasi hindi binigay sa asawa ni Abraham eh, sa kanya. God gave Abraham a vision. I will show you a land that you do not know. Trust me. So pag ang ama nakarinig at nakakita mula sa Panginoon, pinanghawakan niya ito, and he allows himself to be trained, to be fast, mabilis din ang pag-angat ng buong sambayanan niyo. Totoo yan. Pero kung mabagal ka, napansin ko rin yan, yung mababagal mag-isip, yung mababagal kumilos, ang bagal umangat. Sinasabi na nga ni Lord, itong gagawin. Itong gawin mo. Huwag mo na isipin kung paano ka sa sweldo, kikita ng pera. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko sa iyo. Ba't ko alam yon? Ganon din ako dati. Dati, siguro mga 2002 yata, 2001. So, pastor na ako ng new community noon. Eh, gusto ko pang umangat. Gusto ko mas lumaking kita ko. May nagalok sa akin maging partner. Alam niyo yung Grill Queen? Meron kami ni Ate John ng araw eh. Kaya lang ito yung nangyari. Dahil sa desire kong paangatin yung Grill Queen, nakalimutan ko yung responsibilidad dito bilang pastor. Bilang ama ng isang mundo. Is it bad na magkaroon ng business? It's not. Pero yung trabaho yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon ay hindi yung Grill Queen. Ngayon ko nakikita eh, bonus lang yon. Bonus lang yon. At kadalasan, pag napapagpala tayo, natutuon tayo sa pagpapala kesa doon sa nagpapala. Tol, ito sabihin ko sa inyo, ituon natin yung buhay natin doon sa nagpapala, huwag sa pagpapala. Kasi yung pagpapala, nauubos, nawawala. Pero yung nagpapala, ang Diyos, kailanman hindi nagbabago. Lagi siyang
mabuti. And He gives us vision. Binibigay na sa atin, etong pwede kang maging. Sabi niya kay Abraham, you will be a father of many nations. Natupad ba? Did Abraham become a father of many nations? Yes. Dahil tapad ang Panginoon sa pangako niya. Ngayon kung may alam kang pangako ang Panginoon sa'yo, ang sabi nila, o ang sabi ayon sa pag-aaral, meron daw mga 7,000 na pangako ang Panginoon sa Biblia. So, bawat araw sa isang taon, pwede mong panghawakan ng isa. Pwede mong panghawakan ng isa. Pinanghahawakan mo ba? Because God's promise gives us a vision. Why? Tell nyo kung wala kayong nakikita sa unahan nyo, anong training ang gagawin mo? Maraming nag-aral sa atin, nag-training, anong trabaho? May nag-doktor, nagpunta sa States, naging nurse. Mayroong teacher, nakatapos, education, pagdating sa Singapore, katulong. Di sana, 4 taon, nag-training ka na lang ng pagiging katulong. Baka ikaw, nabigyan ka pa ng award, pinakamagaling na katulong. Diba? Kailangan nakikita, ano yung gusto mong maging? Gusto mong maging magaling na gitarista? E di bata pa, nag-aral ka na ng music. Right now, medyo binabalikan ko yung panahon, how I wish I would have taken up music in my college career. Pero ang ginawa ko, accounting. Nagagamit ko naman siya. But hindi siguro katulad kung music ang inuma ko. Alam niyo, pag tumutugtog ako ng conga, yung pinapatuktak, hindi ko maituro sa iba. Sabi ko, panoorin mo na lang ako, hindi ko kaya ituro. Hindi ako nag-aral. Hindi ako makapagturo ng gitara kasi hindi ako nag-aral. Panoorin mo na lang ako. Hindi ako makapagturong kumanta nang dapat na pagtuturo na kasi hindi ako nag-training. Experience lang ko ang nagbigay sa akin ng training. Pero yung formal training, wala. Kayo, mga bata pa kayo, start training. Start training first in righteousness. See a vision that is from God. Kasi kung anuman, yung vision na pinagkaloob sa inyo, yun din ang training nyo. Ang sabi ni God kay Abraham, I will give you a vision. You will be a father of many nations. Sabi niya, wala akong anak, hindi problema yan. Para maging father ka ng many nations, kailangan magkaroon ng anak. Para matutunan mo maging ama. Tama? So, binigyan ba siya ng anak? Bago kang asawa niya, paano yun? Binigyan ba siya ng anak? May imposible ba sa Diyos? You seek the vision of God. Then you start training. Don't start with training without a vision because training requires vision. Nung nag-serve group po kami, as a despedida na rin doon sa umalis namin, kasama ako punta ang group, I asked them, what are the top 3 goals? What top 3 goals do you have in your life? Ano yung tatlong pinaka-adhikain mo sa taong ito? Yung wala nung last year group, please tell me on Tuesday. Okay? Top 3. Ikaw, nasagot mo na yun. Top 3. Why? Because this year, if you have top 3 goals, your training starting today will depend on that. Gusto mong maging cell leader? You have to be trained. Gusto mong maging pastor this year? You have to be trained. Gusto mong maging worship team? You have to be trained. Your training depends upon what you see at what you want to become. Gusto mong maging magaling na welder? You have to be trained. Gusto mong maging magaling na camera woman? You have to be trained. Experience is good, but learning from the best is important. So you have to see yourself, ano yung gusto nyo maging. Meron tayong paaralan dito, pero hindi ho magbibigay ng vision sa inyong paaralan. Training lang ho ito eh. Ano yung nakikita mo? Sino mga yung mga estudyante rito ng VHLC? Estudyante ka ng VHLC? Sino yung mga estudyante? Meron? Yan. Kathleen. Sino pa? Ito. Bata pa lang kayo, you pray. Lord, give me a vision.
You want to be a stewardess? You want to be a dancer? You want to be a nurse? Your training starts now. Kung gusto mong maging nurse, and you see that vision in your life, the first thing you have to be trained about is compassion. Kung as tingin mo, gusto mong maging nurse para magpunta na ng abroad, eh nagkakamali ka. The first thing a nurse should have is compassion. Why? Kasi pag wala ng sweldo, hindi ka na nurse. Wala ka ng pakialam. But a doctor and a nurse in a medical field who has compassion, kahit walang sweldo, kahit 10 oras ng gabi, pupunta yan sa taong nangangailangan. Bawa ko kay Doktora Gurley. I called her once. Kasi yung father ni Vipo, kailangan nang magtuturo para may colostomy bag si Daddy Pablo. Nobody knows how. So tinawagan ko si Doktora Gurley. Wala naman si Doktora Gurley, sir. Buti mo na. So ang sabi niya, nasaan po siya? Bandang Fairview. Sige po, kahit anong oras, at tapusin ko lang po itong buti po, kahit anong oras po, pupuntahan ko siya. And I heard the sound of compassion from her. Kahit anong oras po, pupuntahan ko siya. So, pasok na ito. Nagsasakripisyo siya. Nadisiplina yung sarili niya na pag may kinailangan ako, pupunta ako. And she has a vision. She has a vision. Pagpunta ako doon, makakatulong ako doon sa bayan. That's why she's a doctor. And she's our family doctor. Okay? Asawa ko siya ni Bobby. Congressman Bobby. Love you, sir. No, Bobby has a dream. May dream mo siya na maging public servant doon sa kanila sa Isabela. Tama ba? Okay. So, congressman. Patawa-tawa kayo pag naging congressman niya, huwag kayong lalapot dyan. Pero dahil ako nagsabi, pwede ko lumapit. Okay. So, training is a must. And it requires sacrifice, it demands sacrifice, it requires discipline, and it requires ambition. Ngayon, bago tapusin itong mensaheng ito, may tatlong bagay lang ang gustong ibahagi sa inyo. Intro ko pa lang yun. Ito na talaga yung message. Siyempre, mahala ako sa nagturo sa akin, mahahapa mag-intro. I like you to open your Bibles and or look at the passages from the book of Timothy, 2 Timothy, chapters 2, verses 2 to 6. Si Pablo po ang sumulat na ito at ang sulat po ito ay pinatungkol niya sa kanyang tinuturuan. He was training somebody in the name of Timothy. Timothy was a disciple of Jesus. So pag hindi ko sila magkasama, sinusulatan ni Pablo sa Timoteo. Basahin ho natin ito ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. In the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hardworking farmer should be the first to receive a share in the crown. Yeah, so kanina yung example ko sa inyo ay isang sundalo, isang atleta, at isang mag-ubukit. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, lahat ng bagay na narinig mo sa akin sa presensya ng maraming saksi, maghanap ka rin at ito'y inihahabilin ko sa iyo. Pero maghanap ka ng tao na pwede mong i-train at pagdating ng tamang panahon, pwede rin silang mag-train sa iba. Yun ang pagiging reliable. Sabi ni Pablo, iti-train kita, tinitrain kita, maghanap ka rin ng iba na pwede mong i-train. Na pwede rin lang, pagdating ng tamang panahon, pwede rin silang mag-train kasi reliable sila. Maaasahan
Sila. Tingnan mo nga yung katabi mo, maasahan ba yan? Yeah, pakitingnan mo. Nagdadala ba ng ulam yan sa inyo pag wala kayong ulam? Maasahan ba yan? Yeah? Nakikita mo ba lagi sa cell group yan? Yeah. Yun yung training dun eh. Pag lagi mo nakikita sa cell group, maasahan to, laging nandito. Diba? Pag Sunday, laging nandito, hindi pa nalilig, maaasahan to. So sabi ni Pablo kay Timoteo na siyang disciple na, titrain kita, pero maghanap ka rin ng ititrain mo. Qualified to teach others. Followers listen to the instruction of the one they follow. Ulitin ko. Followers listen to the instructions of the one they follow and they leave out what they learn so they can pass it on by example. Ang tagasunod ay nakikinig sa pinag-uutos ng kanyang sinusundan at ito ay ipinamumuhay niya upang ma-train niya ang iba sa pamamagitan ng ehemplo ng kanyang buhay. The best training is to be a model. To be an example. That is the best way to train. Pangalawa na lang yung salita. Madalas na nakikita nating training, okay, kaya walang nangyayari. Alam nyo bakit? Kasi puro daldal. And I'm sorry to say, minsan kahit sa loob ng simbahan, puro daldal yung nagtuturo. Kulang naman sa gawa. Remember, training is action. Action of teaching whatever you want them to do. Action of teaching. Ibig sabihin, may pagkilos. Kung tuturuan ko kayong maglinis ng church na ito, kailangan makita nyo kung naglilinis ng church. Nakikita nyo ba? Nahuhuli nyo ba akong nagmamap ng CR? Sino nakakahuli sa akin pag nagmamap ako ng CR? Sino nakakakita? Minsan, hindi ko na pinapakita. Pero minamap ko ito, pag may kalagdan, ininis ko. Minsan, pag darap yung umaga rito at palit ako, pinupunasan kayo. Bakit? Bahay ko ito. That was my training. To take care of my house. Ngayon, pag pumunta ako sa mga bahay nyo, malinis mga bahay nyo. O puro kanan. Tapos tinulungan ako maglinis. Kalilipat lang kasi namin ang unit ng apartment. Tinulungan ako maglinis ni Ate Joanna. Kasi yung isang kwarto, yung dressing room ko, puro kalat. Gusto ko maayusin, gusto ko magpahinga. So mamaya, yung iba ayusin ko. Kasi gusto ko na maayos. Why? Because you discipline yourself. You train yourself. Yung pag-uwi mo, kalat lahat. Aasahan ko, buhay mo kalat din. Attitude yun eh. Kung ano yung itsura ng bahay mo, hindi ng itsura ng puso mo. Kung ano yung itsura ng sapatos mo, ganun ka rin mong isip. O, may nang madumi to. Sabay tingin sa sapatos eh. Ano ba to? Anong image yung gusto mong ibigay sa iba? Hindi mo ng sapatos. Or gusto mo lagi makita ang malinis sa box mo ay traversos para mag-encourage ka ng iba. Because I was trained to clean my shoes. That's why yung mga sapatos ko, they last 4 years. They last 4 years. Ito, 3 years na to. Meron akong sapatos, 10 years na. I clean them, I take care of them. Meron akong mga paboritong sapatos na kahit matagal na sa akin ito pinapos. May sentimental value. Sentimental value pala. Okay? So, why do I do this? Why do I still do this? Because I know one day mapapansin nyo and I am hoping that the good things I do, you will also do. Hindi lang yung pagbasa ng Biblia, kasama yun, malaking bahagi yun. Hindi lamang yung pagtuturo ng salita ng Diyos, malaking bahagi yun. Pero yung pang-araw-araw na pamumuhay,
Hindi yung pwede kasing maging masinop tayo at maging mapagnais sa mga gawain ng Diyos kung sa pang-araw-araw ay hindi naman tayo talagang gano'n. Kung kaya mong linisin ang bakuran mo, kaya mo rin maglinis ng bakuran ng iba. Kung kaya mong linisin ang puso mo, kaya mo rin maglinis ng puso ng iba. You got pain. You know how. So yun yung sinasabi ni Pablo, mag-aral ka sa akin, te-train kita. Dahil din yung panahon, pwede ka rin mag-train ng iba, maghanap ka ng matuturuan. Ang sabi pa yun niya, join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. Yun yung sinasabi ko kanina, training demands sacrifice. Ano ba ang mga sakripisyo ng sundalo? Una, physical training. I was watching History Channel. At pinakita doon yung mga Malaysians, yung mga commandos ng Malaysians and the training they do. Tinitatago sila sa loob ng butika, basta gano'n silang gano'n. Hindi madali. Pero ang pinakamahirap nun sa training, hindi yung physical training mismo. Although yung iba, hindi nakakatagal, umuwi na lang. O pinauuwi na lang. Kasi hindi nila talaga makayaan. Pero pagod na yung katawan mo, nakahiwalay ka pa sa pamilya mo. And those are the things that a soldier must endure. Yung mga sundalo natin dito, yung mga napatay sa mama sa pano, panghabang buhay na, naiwan nila yung pamilya nila. But they endure that. Kung ano mang reason, nagpunta sa doon, tinupad nila yung kanilang tungkulin. Hanggang kamatayan. We cannot endure like a soldier without training. Ano yan? Fernando po, bigla ka na nag-umangling bumalit. Hindi ko video game ang buhay. Sa video game, ito yung may control eh. Kaya maraming tao nang gusto na mag-video game. Kasi kung natalo sila, pwede nang i-reset. Hindi ko pwedeng i-reset ang buhay. Hindi ko computer ang buhay. Ang buhay ay totoo. Hindi rin sa parang sine na pwede mong palitan yung script. Pag nasabi mo yun, nasabi mo na. Kaya we have to be trained to speak wisely and encouraging words. That's why sinasabi ni Paul, endure the suffering like a soldier. We cannot endure like a soldier kung walang training. Now, ano ba yung mga bagay na kailangan magkaroon tayo? That's what the training is a must. Umpisahan natin sa verse 4. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Papansin ninyo ang mga tunay na sundalo, kadalasan yung emosyon hindi humasali sa kanilang pagtupad ng tungkulin. Kung nagkamali ang pamilya ko, kailangan nilang managot sa batas. Hindi rin ho sila nakikialam gaano dun sa mga politika. Dapat ah. O yung mangyayari sa pang-araw-araw na chismis. Leo, ang pinakikinggan nila, yung tinig, yung utos ng commanding officer nila. At yon ay isa sa gawa nila. Ayon sa kanilang training, gaano man kahirap. Why? Kasi training, we are trained so we can be loyal. Tinitrain ho tayo para maging loyal. At lagi kong sinasabi sa inyo, sa Panginoon, big time ng loyalty. I'll tell you something. Ang Panginoon, gusto tayo maging perfect. Pero kahit may panahon na tayo nadadapa, hindi nagbabago ang pagmamahal niya. Ang tinitingnan niya, yung loyalty natin. Andyan pa rin tayo. Naalala niyo, sinabi ko patungkol kay David. King David, hindi David tayo. King David, ang sabi ko ng Biblia, King David was a man after God's own heart. Why? Kasi loyal si God.
Iniwan ba niya si David? Hindi. Tapat ba ang Panginoon sa pangako niya kay David? Oo. Bagamat nadapa si David, bagamat nagpapatay siya ng tao, nangalun niya siya, pero yung pangako ng Panginoon sa kanya, nandun pa rin. At siya ay tinagurian, a man after God's own heart. Why? Because David was loyal to one commanding officer, Jesus Christ. Ikaw, sino commanding officer mo? Sino sinusunod mo? Sino pinaglilingkuran mo? Anong nakakaabala sa'yo sa pagsunod kay Jesus? I'm giving you 30 seconds. Think about it. Kung si Jesus ang commanding officer natin as a soldier of the kingdom of God, ano yung nakakaabala para sundin natin siya? Yung buhay natin ngayon, hindi ba kaya namatay si Jesus para tayo umangat? Hindi ba namatay si Jesus para tanggalin ang kasalanan natin at mawala yung pagbibintang at pagkukundina ng kaaway sa atin? He took care of that. Kaya siya namatay. So, for us to serve Him like soldiers. The thing is, marami tayong commanding officer. Pag may bago, mahilig tayo sa bago. Kay Lord ba, luma? Hindi. Laging binabago ni Lord. Laging may bago. Because His mercies are new every morning. Kung magiging loyal lang tayo sa isang commanding officer, makikita niyo yung pag-angat. So we have to be trained to be loyal. Like a soldier. Jesus alone is our commanding officer. If there's another person na pinakikinggan nyo, sino man sila, tulad ni Adan at Eva, nakinig sa ibang tingin. Kaya tayo ngayon nagbibira. Buti na lang, may Jesus Cristo. Kung yung pakikinggan ng ibang tingin, mali ba na lang na siya'y pinakasira na banal na siya? Lalo na ang tingin nyo, mapanlil lang ang puso ng tao. Hindi tayo dapat kumilos ayon sa emosyon. Because we have to be trained to think, speak, and act like Jesus. Second, verse 5. Similarly, anyone who competes as an athlete do not receive the victor's crown except by competing according to the rules. So yung mga atleta ko, sila ko ay sumasali sa anumang larangan ng palakasan na kanilang pinili at sila ay nagtetrain. Okay? Si Freddie Webb, pagkakaroon si Freddie Webb. Okay. Freddie Webb was not really a basketball player. Pero nakagis na niya na siya, player siya ng basketball, di ba? Tama ba? Okay. Pero hindi siya talaga basketball player. Ba't ko alam? Kasi he came from the school where I came from. Letran. He was a track and field player. Ang bilis na talaga tumakbo. But because ang bilis niyang tumakbo, nirecruit siya sa basketball team. Kasi kailangan mabilis ka rin tumakbo. Kaya pansinin niyo siya mo si Freddie Webb, hindi siya, iba eh. Iba siyang sumut. Because he was not really a basketball player. But he was, they were able to train him to be one. Pero ang training niya talaga ay track and field. So, kung ikaw ang isang atleta, tulad ng iba sa ating dito ang kabataan, si Curtis, atleta ng taekwondo, you train yourself according to the rules. Ngayon, kung taekwondo ang sinalihan niya pagdating ng competition, at gumamit siya ng Aikido, she will be disqualified. I'm sure. Because ginajudge siya according to the knowledge niya at training ng Taekwondo. Pag gumamit siya ng Aikido o anumang klase ng martial arts, she will be disqualified. So nakadepende dun sa training mo. Kung ito, kaya sinabi ko kanina, training requires discipline. So an athlete has to have a vision. Anong atleta gusto mong maging? Gusto mong maging basketball player? Gusto mong maging ping pong player? Chess player? Beach player? Hindi. Chess player pa rin. Iba pa rin. Okay? So kahit anong gusto mong klaseng atleta yung gusto maging, training is important. Because when you compete, you will also be asked, anong training? Do you think kung sa kalye lang nakipagsuntukan si Pacquiao, tatanggapin siya sa World Boxing Competition? I don't think so.
Because we compete according to the rules of the game. That's why we have to be trained in righteousness. Our game is to stand like righteous men and women. Tayo tinawag upang tumakbo bilang matutuwid na anak ng Diyos. That's why we have to be trained. Hindi mo tayo sanay maging matuwid. Aminin na natin. Pag inamin natin yon, mas madali ang training. Pero pag sinabi natin, matuwid naman ako eh, mabait naman ako eh. God is not asking for that. Ang tinatanong ni Lord, I want to train you. You have to humble yourself. Oh Lord, marami pa akong kailangan matutunan. Kung sa tingin mo, alam mo na lahat, malamang gagawa ka ng isa pang trono katabi ng kay Lord. Pero hindi mo ganun nun. Marami tayo hindi alam. That's why we have to be trained. And we have to be trained like an athlete. What is our game? Our game is to win. Win souls. And make disciples. And then pag tumakbo tayo, in order to finish first place, training is necessary. Yung iba ho, sumasali lang sa takbuhan o anumang palakasan para lang matapos. Hindi. We should finish first. Ano sinasabi ko? We should finish the best. Hindi yung pasang awa. I-train natin ang sarili natin to be the best. Huwag pasang awa. Nagkualam yun, kasi nasanay din ako ng pasang awa. Nasanay ako na nang-aaral ako, yung paano lang yung alam ko, pag-exam, yun lang sinasagot ko. Eh, yun lang alam ko yun. We have to train ourselves. Why? Because we have to endure. We have to endure. Nakita na ba kayo ng track and field player huminto sa gitna? Tapos tinanong mo, ba't ka huminto? Pagod na ako. Nangyaw ako na. One training. Tanungin yung sarili nyo, huminto na rin ba kayo ng pagkatena ng cell group at ng church pag Sunday? Pag tinanong ka na sa pagod na ako. That's why we have to be trained. Because being in a cell group, being in church every Sunday, and attending trainings in the church needs discipline, needs endurance. Yung pagbabatak. Batak ka. Batak ka eh. Hindi ka sumusuko agad. Saturday ba hindi nanonood tayo ng Ninja Warrior? Last Saturday morning, we were watching Ninja Warrior. Did you see? I forgot his name. He was a black football player. I forgot his name. Pero ang laki niya, he's 250 pounds. Pero ang tangka niya, 6'4". Sumali siya. So, kung nakita niyo yung Ninja Warrior, medyo mahirap yung obstacle course niya. Ang hirap. Ay, hindi ko siya kayang gawin. Pero sabi niya natin, kung kaya niya, kasi kamay lang ang ginagamit eh. Kasi kailangan buhatin yung weight mo. And he's 250. Pero alam nyo, sa lahat ng contestant, siya yung kaunang-unahang nakatapos ng obstacle. Why? Because he's a good athlete. He trained himself to endure. Tinrain niya yung sarili niyang maging batak at tumagal sa paghamon. Kapatid, kailangan natin, marami tayong makakaharap na challenges sa pagiging anak ng Diyos. We need to endure. Because the crown of victory awaits for us. Sino gustong maputungan ng corona? Ng talumbay? Sino? Oh, gusto ko. When I face God, I want my own crown. Ayoko lang yung nandito ako, nagpapastor-pastor lang ako. I want that one. Minsan, andyan na yung pagpapala mo kasi hindi ka nakatagal. Bumigay ka. Andyan na, lapit na. E bumigay ka. Wala, bumalik na naman sa zero. Kung nagkumpisa na kayo, diretsahin nyo na. Train yourself to endure. And last, ito kasi, baka makalimutan. Why do we have to train ourselves to endure, maging batak? Iba ang tinitiis at iniinda kaysa napapagdaanan.
Okay? Yung iba, tinitiis, iniinda yung sitwasyon nila, baka sakaling magbago 2016 na. Hindi po. Ang sitwasyon pinapagdaanan niyan, tuloy nga nang sabi ng isang pastor, hindi hinihigaan. Minsan naging komportable din tayo sa ating sitwasyon. We don't want to be trained. But training can take us out of that situation. We have to train our minds. We have to train ourselves, our bodies. We have to train our souls. Huwag mong tiisin, huwag mong indahin. Alisan mo. Lakaran mo. Daanan mo lang ang sitwasyon mo. Hindi ka ginawa para matulog sa kahirapan. Ginawa ka para umakyat, makatagumpay. And lastly, verse 6, ang sabi rito, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crop. Sabihin mo, ako yan. The hardworking, huwag tatanggalin nyo hardworking ha, the hardworking farmer should be the first, should be, dapat siya, ikaw ang nagtrabaho, dapat ikaw ang unang makakatikim ng pinagtrabahuhan mo. Naintindihan nyo ba yun? Ginagawa nyo ba yun? I train myself to do that. May trabaho ko, di ba? Tanong niya si ate na, tuwing sweldo, I go to the mall. Or the following day after payday, I buy myself something. Kahit panyo, kahit 50 pesos lang. Because I reward myself. Ako yung dapat una, kasapangan na hindi. I train myself. Okay? Nagtimpala ako yung sarili ko dun sa aking pagpapagal. Sino dito ang nakakadama na pag dating ng sweldo niyo o sahod, parang nawala lang. Wala ka man lang nakita ang nabili mo o naging sa'yo. Eh kasi wala ako ng pera ng kapatid ko kasi nanay, tatay ko, wala ako ni makain. May ganun ba rito? That has to stop. That has to stop. You think you're helping? You're not. Kala nyo natutulungan niyo yung pamilya. Hindi. Natutulungan nyo lang sila maging tamad. Sorry to say, I'm being honest. Ang magulang ang dapat bumuhay sa anak. Pero darating yung panahon na isang kagalakan sa isang anak, ang tulungan ng kanyang magulang. Dumating na ako sa panahon ko. Lahat ng may bibigay sa akin ng magulang ko, ibinigay na nila. It's my turn. Pero nung malakas pa sila, lahat ng gusto ko, binigay nila. Kahit buhay nila, binigay nila sa akin. Pero kung bata ka pa, dapat ikaw binubuhay ng magulang mo, hindi ikaw bumubuhay sa kanila. Tanong mo ko sa muna rinig yan, sabi mo sa akin. Gulat ba kayo? We have to train ourselves again. Mali ho yung mga natutunan natin eh. Pero yung pagmamahal sa magulang, parangal sa magulang, hindi mo nawawala yan. Bibigay ka nga ng pera, hindi mo naman sila sinusunod. Basahin niyo yung pang-araw-araw yung pamumuhay, ikakarangal ba yan ang magulang nyo? O may relasyon lang kayo kasi sinusustentohan niyo sila. Kailangan magising na ho tayo. We have to be trained in righteousness. We have to be trained by the power of the Holy Spirit. Kailangan na ho nating magising. Sinasabi ko yung katotohanan kasi gusto ko magbago lahat ng buhay nyo. Hindi ko kayo inaalas ka. Okay? Hindi ko kayo pinapahiya. This is our family. And I love you all. To be rich, to be honored, and to have life. Because there's no other way. With God, there's only one way. Life to get better. Pero ba't hindi nagiging better? Because we don't allow God to train us. The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Ano man yung kinula mo, tinanim mo, ikaw, meron kang kapakinabangan doon sa tinanim mo. But look at that, hardworking. Are you a hard worker? Do you sacrifice? Do you have a vision? Do you discipline yourself? A hard worker, hinihinda niya yung sakripisyo.
dinidisiplina yung sarili niya kahit mahirap. At tinutuluyan niya, patuloy siyang naglalakad and have himself trained to fulfill the vision. Para ho ma-enjoy natin yung bunga ng ating pagpapagal, we must be trained. Pakinggan niyo to. Gusto mo ba ma-enjoy yung bunga ng iyong pagpapagal? Ayon niya ata eh. Hindi, ayon niyo? Gusto niyo? Then we have to be trained to sow. Yan lang po ang trabaho ng isang farmer, ng isang magbubukid, magtanim. Magtanim. Magtanim ka ng panahon, magtanim ka ng oras, magtanim ka ng kakayanan mo sa buhay ng iba, magtanim ka ng pera kung kinakailangan. Nung magkasama ho kami ni eh, natutuwa ako sinabi mo yun, pero ito ay kapurihan sa Panginoon. Magkasama ko kami ni Lord, Roland. Sabi niya, kasi kinikwento ko sa kanya yung naging buhay ko, na nung araw, asa rin lang ako sa mga namumuna sa akin, pinagpala ako ng pastor ko. Pero sabi ko, gusto kong dumating yung panahon, ako naman ang magpapala sa iba. Ako yung nabibigay. Diba? Kung sinabi mo, uulan ng pagpapala, manigay ka. Tama ba? Okay. Huwag kang salita. Action is teaching. Training is action to teach. Okay? Training is action to teach. Whatever happening here, it has to be in action. It has to be in action. Paghandaan mo na yun. Wala mo magtanim para meron kang anihin. Ulitin ko, kailangan mo magtanim para meron kang anihin. At kailangan mo diligan yan. Kailangan mo diligan. Hindi ka pwede umasa na may aanihin ka kung hindi ka magtanim. Sabi nga ni Roland, salamat daw sa kay Lord na kahit hindi Pasko, Pasko pa rin. Kasi mahilig ako mamigay. Ako raw yung Santa Claus. Pero ulitin ko, my heart and my mind was trained to think kahit hindi, ang araw-araw ay Pasko dahil may Christmas. You don't have to wait for the next Christmas to give. You don't have to wait for the next Christmas to love. You don't have to wait for the next Christmas to forgive. Kung may Kristo ka araw-araw, Pasko. Araw-araw nagtatanim ka, araw-araw nangyayari ka. Imagine mo, araw-araw nagtatanim ka. Araw-araw, 365 days nagtatanim ka. Tatanim ka ng salita ng Diyos. Nagtatanim ka ng magagandang gawa. Nagtatanim ka ng salapi sa buhay ng iba. Sipin mo, ano mangyayari? The hard-working farmer should be the first to receive a share of his crop. Pag na mo ngayon, sino ko na makikinabang? Ikaw. Ako. Baguhin mo natin ang kultura na nakabis na natin. Yakapin mo natin na matrain tayo sa kultura ng kalangitan. Ang sinasabi po rito, a hardworking farmer should be the first to receive a share of the crop. God wants to train us to be generous. Generous sa lahat ng bagay na meron tayo. Meron bang damit? Ang bigay mo sa iba. Kung nagpunta ko kayo sa amin, isang hilera po yun ng damit ko. Pwede, nakapunta ka na sa amin, di ba? Ay, sila pa rin nagbuhat ng mga damit ko eh. Kalahati ko nung pinamigay ko na. Ang madalas dati makakuha ng damit ko ay si David at si Alec. Kasi magkakasing katawan pa ho kami nung araw. Ngayon po, ganun pa rin yung katawan ko. Kaya lang mas matipon po sila sa akin. Pero, pare-pareho pa rin po kami ng size ng paa. Karamihan po sa atin dito ay size 9, tama?
Tama? So, pwede kayong makamana ng sapatos ko. Ang madalas ng makamana ng sapatos ko, yan dalawa din yan. At sige, si Aaron mo kasi, 13 yung paa niya. Hindi rin naman kasa sa kanya yung t-shirt ko. Magiging panyo ko yun. So, and then you practice in the little things. Noong nag-Christmas party, naalala niyo yung banda ko, yung kami lima, naalala niyo, music meeting. Nag-Christmas party ko kami ng 29 at sabi nila, let's bring white elephant gifts. White elephant gifts. Yun know, yung mga bagay sa bahay niyo na ayaw niyo na. O bawa, nabigyan ka ng regalo kung masyadong gusto. So, dinala ho namin doon. So, nag-exchange gift kami, nagparabo na taka, dami! Dami. Ang sinasabi ko, baka may white elephant gift kayo sa bahay. Huwag niyong i-hoard. Humigay niyo na. Humigay niyo na. Ako, it's hard for me to let go of my stuff, my clothes, my what. Everything na tayo kinunisot ko, it's hard for me to give it away. But I have trained myself by God's grace to give it away to people who are special to me. Kaya pag nisot ng damit ko, special ka sa akin. Okay? Mas special ka sa akin pag binili ko sa iyo yung underwear. May anointing yun. Okay? Ano sinasabi ko? We need to be trained to be loyal. We need to be trained to endure. We need to be trained to be generous. Training helps us achieve the character and attitude to be competitive and excellent. Yung training mo, yung pagsasanay, dinadala ho tayo nito doon sa pagkakaroon ng karakter at ng saloobin upang tayo ay magkaroon ng lugar upang tayo makilala, upang tayo maging dalubhasa sa anumang bagay na nais natin yung gawin. Ang tanong ko sa inyo sa umagang ito bago ako magtapos, are you undergoing training? Be honest. Are you undergoing training? Do you have a cell leader? Okay? Are you undergoing training? Because if not, I would challenge you. Find somebody who will train you in righteousness. God has given each and every one of us a spiritual family. Yan yung cell group natin. A family is provided for us by God so we can be trained. These are our cell groups. The cell group is a family. Cell group is a life. That's why if you don't have a cell group, that's the vision that God has given us. I will take care of you and train you in a cell group so one day you can be a good leader. Now, kung hindi pa, it's your first time here, thank you for being here. If you don't have a cell group yet, I would like to invite you. But the first thing you have to make a choice at is to choose. Piliin nyo sino ang commanding officer nyo. You have to make a choice. Sino yung susundan nyo? Na hindi kayo naapektuhan ang nangyayari sa kapaligiran because the voice of your commanding officer is law to you. Siya lang ang sinusundan nyo dahil alam nyo matuwid ang commanding officer nito at I'm talking about Jesus. He's the commanding officer. He is the coach. If you want to be an athlete. And he's also the landowner. You want to be a farmer? He is the land owner. Jesus owns heaven and earth. Kanino ka pa? But today, I would like to appeal to you. Make a choice. Make a choice to be trained by the best. His name is Jesus. So, hindi mo pa natanggap si Jesus bilang commander in chief. Coach, landowner, savior, friend, Lord, above all. I would like you to do this today. I would like to encourage you. Make a choice. He wants you to be generous. He wants you to endure. He wants you to be loyal. Why? We are loyal to one God.
We can be loyal to our families. We can be loyal to our friends. Sabi ko nga sa inyo, nung naging tapat ako sa isang Diyos, naging tapat din ako sa isang babae. Andiyan ay si Ate Joa. Never in my life have I been faithful to one woman. Only at the time when I chose to be faithful to one God. And that's my challenge to you today. You want to be loyal? You want to endure life? You want to be generous? You choose a commander in chief that will train you in words and action. His name is Jesus. Let us all stand. If you want to receive Jesus as the Lord and Savior, just follow this simple, short, but powerful prayer. Say it aloud, loud enough for you to hear yourself. Bigkasin mo, sapat para marinig mo yung sarili mo. Para sa araw na ito, maaalala mo, nagpasakop ka sa isang commanding officer. His name is Jesus, the owner of heaven and earth. Panginoon, itinatalaga ko po ang aking sarili sa inyo. I want to be trained by you. I want to be loyal. I want to endure. I want to be generous. So today, I declare, Jesus, you are my Lord and my Savior. Starting today, I will follow you. Starting today, I will listen to your instructions. Starting today, I will act and be responsible for your word. Let me pray for you. Lord, bless these men and women who have given their life to me. And I pray, Lord God, this is the start of a new journey for each and every one of them. The old is gone, and the new has come. When you are present in people's life, you take away the old things, and you start training them in perceiving the new ones that you are about to unfold, you are about to pour out into their lives. So today, Lord God, I declare in your name, let that new life come upon them. For those who need healing today, I declare the healing by the power of your Spirit. For those who are imprisoned in their past, Lord, set them free by the power of your blood. And for those, Lord God, who are looking for jobs, Lord, you are the best trainer. You have a job ready for us and each and everyone who is looking for one. So bless them, Lord God. Train us, Lord God, to be good fathers, mothers. Train us to be responsible children. And we praise you, Lord God, that you have done everything for us so our lives will be better. You gave your life. And the night you were betrayed, you said to your apostles, this is my body. I give it to you so that you have to suffer what I have about to suffer. And after dinner, Jesus took a cup and he said, this is my blood. And this is a symbol of a new covenant. Uulitin ko po, wala na ho yung luma. Wala na, inalis na ni Jesus. Wala na yung luma. Sabihin sa sarili niyo, wala na yung luma. Inalis na ni Jesus. Bago na ako. You think like a new creation, you will live like a new creation. And your life will be better. So come and receive the blessing of the Lord today. A new life. A life that is better than what we can expect.